Tinutukan ng mga otoridad ang mga rutang dinaraanan ng mga truck kasunod ng mga aksidente nangyari nitong nakaraang araw. Kasama rin sa binabantayan ang mga pangunahing kalsada na lalo pang bumibigat ng trapiko ngayong magpapasko. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Igang, good morning. Talaga naman patindi na ng patindi yung nararanasan nating traffic, lalo't ngayon kaliwat-kanan yung mga Christmas parties at shopping. Kaya naman ilan nating mga kababayan dumidiskarte na para hindi ma-late sa kanilang pupuntahan. Galing Pangkamarin sa Caloocan ng high school teacher na si Lodovico. Dahil ayaw niya maabutan ng rush hour, maaga siya bumabiyahe. Kailangan maaga akong magising tulad ngayon para yung pupuntan ko ay hindi ako malilate. Ganun. Kay pagpasok sa school, hindi ako malili. Ganyan din ang arawang diskarte ni Nene na papasok sa kanyang trabaho sa kantin malapit sa North Avenue. Agahan na lang po, mag-adjust ng oras. Pagkaya ngayon, adjust kami ng oras kasi traffic po, lalo umaga. Pahirapan ng arawang pagsakay tuwing umaga. Mas tumala pa ang traffic ngayong papalapit na ang Pasko. Sa season na ito, so maraming mga namimili na, so busy na sila sa paganda ng Pasko, bagong taon. Maraming traffic talaga. Lalo na yung December. Marami nila kasi namimili eh. Maraming namimili para sa ano, pamasko siguro. Ramdam din niya ng mga driver ng pampublikong transportasyon. Grabe talaga traffic. Hindi, walang pagbabago, mas lalong lumalala. Tagalan talaga sir. Number one, tsaga. Sipag, yun lang. Ang choice naman ng ibang pasahero, mag-book ng motorcycle taxi. Malala talaga yung traffic, pero sa panahon natin ngayon sa December, talaga ang traffic lang talaga. Tumiwas lang talaga naman kami dun sa traffic talaga. Sumisingit lang kami dun sa mga eskinita na pwede kami dumaan dun. Yun, dumidiskarte lang talaga kami. Ang Land Transportation Office o LTO, magde-deploy ng karagdagang personal ngayong holiday season. Kabilang sa mga tututukan ng mga pangunahing ruta kung saan dumaraan ang mga truck, lalo pa't dalawang magkahiwalay na aksidente ang naitala nitong mga nagdaang araw sa Metro Manila na kumitil sa buhay ng 5 tao. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon dito sa southbound lane po ito ng EDSA Cubao. Hindi pa naman ganun karami yung mga sasakyan. Actually, mas matindi pa yung traffic kaninang bago mag-alas 6 ng umaga. Ngayon naman ay dire-diretso lamang yung daloy ng mga sasakyan dito. Bahagya na iipon lamang pagdating doon sa intersection ng Aurora Boulevard. Pero ayon sa MMDA Metro Base, wala naman na italang mga aksidente dito sa kabaan ng EDSA. Doon po sa northbound lane naman ay mas maluwag yung sitwasyon ng traffic ngayong umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Pinamulaan na ng Company House Speaker Martin Romualdez sa mga kumalat na impormasyon na online na siya'y na-stroke at na-ospital umano. Sabi ni Romualdez, hindi ito totoo at lain lang nitong lituhin ng publiko. Tiniyak ng kanyang opisina na maayos ang kalusugan ng House Speaker at nagagampanan niya ang kanyang responsibilidad sa Kamara. Hirit pa ni Romualdez, baka raw may mga detractors ang may pakana nito dahil sa mga nangyaring pagdinig sa Kamara. Tatapusin na ngayong araw ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang imbestigasyon sa paggasta sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ang Makabayang Block naman naglunsad ng signature campaign para matiyak na matutuloy ang impeachment trial laban sa bise. May unang balita si Jonathan Andal. Hindi na ipatatawag ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte dahil tatapusin na nila ang mga pagdinig nila tungkol sa confidential funds ng bise. May impeachment complaint na raw kasi sa kanya na ang isa sa mga dahilan ay confidential funds din. Kapag umusad ang impeachment, Committee on Justice naman ang gagawa ng mga pagdinig. Kasi pag na ito po sinumiti na sa Committee on Justice, automatic paharapin na rin po siya dyan. Ito po talagang purpose na itong ginagawa po namin investigation ay in aid of legislation. We were able to come up already with legislative bills na ipapasa po namin. Dahil nag-iimbestiga na rin daw ang militar, hindi na iimbestigahan ng komite sina Colonel Raymond Dante Lachica at Colonel Dennis Nolasco, mga security officer ng BICE na pinagbigyan daw ng milyong-milyong pisong confidential funds.
Nakikita po namin dito, magtataki pa na lang po dito. Kaya hahayaan na po namin ang AFP na mag-conduct ng kanilang sariling investigasyon. Sa pagtatapos ng pagdinig, naniniwala ang chairman ng komite na may malianiyang ginawa ang bise sa pondo. Kung ito naman po talaga ay nagamit sa tama, dapat umpisa pa lang lahat sila hindi na nagtago . Bakit po inabot kinailangan pa i-contempt sila? Sa huling impormasyon, nasa opisina pa ng Secretary General ang impeachment complaint laban sa bise. Sunod itong ipapasa sa opisina ng House Speaker para dalin sa plenaryo at ibato sa Justice Committee para dinggin ito. Pero tingin ni Justice Committee Vice Chairman Representative Keith Flores, kulang na sila sa oras kung matutuloy ang impeachment dahil hanggang Hunyo na lang ang 19th Congress. Kaya naglunsad ng signature campaign ng Makabayan Block na layong makakuha na agad ng 106 na boto ng mga kongresista para idiretso na sa Senado ang impeachment at hindi na dumaan sa mahabang proseso sa Kamara. Wala akong alam na nangangampanya to secure the signatures. Sa Cebu City, nagtipon sa Plaza Independencia ang mga taga-suporta ng bise na tutol sa impeachment. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Ang House Quad Committee naman, maglalabas ng progress report tungkol sa iba't ibang issue na iniimbisigahan nila mula pa noong Agosto. Ayon kay Quadcom Lead Chairman Robert Ace Barber, target nilang ilabas ang report bago mag-Christmas break ang Kongreso sa December 18. Kasama rin sa mga report ang nakikita nilang koneksyon ng war on drugs, extrajudicial killings at mga illegal na pogo. Gayun din ang rekomendasyon ng Quadcom tungkol sa posibleng pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno tungkol sa mga nasabing issue. Sabi ni Barbers, may Quadcom hearing pa sa Webes bago mag-Christmas break. Saka itutuloy ang mga pagdinig sa January 2025. Maasa pamilya ni Mary Jane Veloso na mapapauwi na siya bago ang Pasko. Bukas, nakatakda silang pulungin ng Department of Foreign Affairs at Department of Justice para sa pagbabalik bansa ni Mary Jane mula sa Indonesia. May unang balita si Von Aquino. Hindi maitago ang saya ng pamilya Veloso nang malamang pirmado na ng gobyerno ng Pilipinas at Indonesia ang kasunduan sa tuluyang pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. Nakulong si Veloso sa Indonesia matapos sintensyahan ng parusang bitay ng makuna ng heroin sa bagahe. Nalaman na rin namin, lalo tuloy kami hindi na makatulong ni tatay. Para bang inip na kami, kung maaari lang, hatake na namin araw para dumating na araw na pag-uwi niya. Sa Martes, inaasahang pupulungin ng DFA at Justice Department ang pamilya para sa pagbabalik bansa ni Mary Jane. Hindi pa raw nila nakausap si Mary Jane tungkol dito, pero plano ng pamilya na magpasko kung saan dadalhin si Mary Jane pag-uwi sa bansa. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya sa ating gobyerno at gobyerno ng Indonesia na walang hiningin kondisyon kapalit ng pagpapauwi kay Mary Jane. Sana ganun na po pala sabi ng gobyerno ng Indonesia, sana ang ibigay na ng ating Pangulo yung clemency na kay Mary Jane. Yun ang ibigay niya kay Mary Jane para makapiling na rin siya ng mga anak niya sa haba ng panahon. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Direkomenda ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Surigao del Norte na isailalim na sa state of calamity ang Surigao Island kasunod na magit isang linggo ng power outage doon. Baka katulong daw ito para makapaglabas ang pondo sa pagsaayos ng power supply. Unang sinabi na ang nasabing outage ay dulot daw ng problema sa isang linya ng submarine cable sa bahagi ng Claver at Socorro. Sa council meeting nito, Webes, sinabing mayroon ng nakuhang materyales ang kontraktor para sa pagsaayos ng submarine cable. Pero nalaman na hindi sa nasabing bahagi ng submarine cable ang sira, kaya tumagal pa ang problema. Nakatanggap din sila ng generator mula sa Office of the Civil Defense na magsusupply ng kuryente sa apat na bayan doon. Kung hindi raw maibabalik ang supply ng kuryente ngayong araw, maaaring ideklara ang state of calamity. Bukod sa Noche Buena at Medianoche, kabilang din sa mga pinaghahandaan tuwing Christmas season, ang mga paputok. Kumustahin natin ang presyuhan niyan sa Bocaue, Bulacan. Sa unang balita, live ni EJ Gomez. EJ!
Igan, mahigit 3 linggo pa bago ang pagsalubong sa bagong taon. Dito sa Bukawi, Bulacan, mangilan-ngilan pa lang daw ang mga bumibisita para mamili ng paputok. Pero ayon sa mga nagtitindano, ang presyuhan ngayon ng mga paputok mas mababa kumpara noong nakaraang taon. Hindi pa tapos ang Pasko, kaya medyo matumal pa raw ang bentahan ng mga paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa mga nagtitinda ng mga paputok, inaasahan na mas lalakas ang bentahan pagkatapos ng Pasko. Priority pa raw kasi ng mga Pinoy sa ngayon ang pang Noche Buena at pamaskong regalo. Pero ang presyuhan daw ng mga paputok ngayon mas mababa kumpara noong nakaraang taon. Ang ordinaryong fountain mabibili sa 35 pesos hanggang 200 pesos. Ang dragon fountain naman nasa 700 pesos hanggang 1,500 pesos. Mabibili naman sa 1,200 pesos hanggang 10,000 pesos ang aerial fireworks, depende sa dami ng shots. Ang isang bundle ng luces naman, ibinebenta sa halagang 35 pesos hanggang 50 pesos. Bagamat sapat naman daw ang supply sa ngayon, inaasahan na bahagyang magtataas ang mga presyo ng ilang paputok ilang araw bago ang New Year. Kaya naman payo ng may-ari ng tindahan ng paputok na si Tatay Tony sa mga mamimili, pagkatapos ng Pasko, mamili na raw para makatipid at makaiwas sa dagsa ng mga customer. May mga drum ng tubig, smoke detector at fire extinguisher naman sa mga tindahan para sa anumang emergency kaugnay ng paputok. Mababa ngayon ang presyo. Maraming supply ngayon. Yung mga customer na gustong bumili at pwede naman nila itago sa kanila, bumili na sila para hindi pagdating ng tumataas ng konti. Tsaka hindi siksikan. Igan, ayon dun sa mga nakausap natin nagtitinda, no, ang pagdami ng mga tao dito sa Bukawi, Bulacan ay nangyayari tuwing tanghali hanggang hapon, lalo na kapag weekend. Sa tansya nila, aabot sa 10% hanggang 20% ang itataas sa mga presyo ng mga paputok pagka papalapit na ang bagong taon. Yan ang unang balita mula rito sa Bulacan. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Viva Mapua! Matapos ang mahigit 3 dekada muling itinanghal na kampiyon sa men's basketball ng NCAA ang Mapua Cardinals. Yan ang matapos na ng talunin ng Binuid Blazers sa finals sa score na 94-82. May unang balita si Nico Y. 33 taong naghirap ang Mapua Cardinals bago muling naghari sa NCAA men's basketball. Kaya sinulit nila at ng Mapua community ang pagdiriwang. Kasama ng buong koponan sa victory party ang kanilang mga pamilya at Mapua alumni, ninanamnam nila ang tagumpay mula sa pagiging runner-up sa season 99. Last year, napakasakit para sa amin yon. Hindi ganun kadali. Tuwan-tuwa ako dahil nga yung sacrifice ng lahat ng bawat isa. Siguro destiny na yun talaga. We just have to do our part, play hard until the last buzzer. Sabi ni Mapua President and CEO Dr. Doji Maestre Campo, sakto ang championship para sa pagdiriwang ng centenary ng universidad sa January 2025. It's actually a result of hard work, grit, and their passion to win. Kasalo rin sa tagumpay ang ilang player ng Mapua noong 1991 o season 67, ang kanilang huling championship. Pinaka-sweet ngayon, bakit? 100 years ng Mapua next year. Bago season ng SAA 100 din, kaya very timely. Ang palaging motto namin is offense, win game, but defense, win championship. Ang season 100 champions, alay raw ang panalong ito sa kanilang past players at supporters. Dinededicate ko yung champion na to sa mga kuya ko. Sobrang tagal na ng champion. Ngayon ang champion ulit, na part ako sa champion ngayon. Ito ang unang balita ni Kuwahe para sa GMA Integrated News. Sign off na si Rochelle Pangilinan sa kanyang iconic role as Amalia sa Pulang Araw. Maraming salamat sa lahat ng kumapit at nagmahal kay Amalia. Ako din, mahal na mahal ko si Amalia. Minahal ng viewers ang pagganap ni Rochelle bilang Amalia Di Malanta Torres. Hooked ang manunood sa bawat linya at luha mula sa pagiging malupit na tiya hanggang siya'y maging comfort woman at matapang na gerilya. Hanggang sa kanyang huling hininga, paglaya ng Pilipinas ang ipinaglaban ni Amalia. Well appreciated din ni Rochelle ang lahat ng papuring natatanggap niya sa pagganap sa role.
sa mga nakakamiss dahil sa bittersweet goodbye ni Amalia, don't worry. Then mapapanood ulit si Rochelle as Karina naman sa Lolong Bayani ng Bayan. Mapapanood ang season 2 ng adventure serie sa January 2025. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMAnews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.